Pastor Abalos, kung sino po yung nag-alok sa kanya na tumulong para mahuli si Pastor. Kasi yun na lang, yung 10 million po, para malaman din po namin kung sino po ang nag-alok. Okay, well, ganito lang yun, sir, with due respect, no? Una-una, hindi ako marunong pumatay. At yung mga tao, takot. I-identify natin ano naman nangyayari. Kasi, yes. Gusto lang, Mr. Chair, pwede po namin itanong, kayo na lang po magtanong kay Secretary Abalos kung sino po yung nag-alok sa kanya na tumulong para mahuli si Pastor. Kasi yun na lang, yung 10 million po, para malaman din po namin kung sino po ang nag-alok. Okay, you want to... Yes, sir. Respond, Secretary Abalos? Go ahead. Minister ba ho? Ma'am? Minister? Executive Secretary. Okay. Sana maunawaan po ninyo, no, dahil nagbigay po kayo ng 20 million, yung mga tao po ngayon ay natatakot for their safety, no? At and because of this, sana maunawaan po ng chair at ng committee at ng ating po mga kasama sa KJOC na hindi ko pwede sabihin ng pangalan because precisely of this, of their own safety. Dahil nakalagay po rito, pakilagay mo nga yung naka-post para makita that a bounty of 20 million has been, a reward of 20 million has been given. Sorry, sir. I'm identified. Not talking about the 20 million. I'm talking about your announcement of... Yeah, Mr. Chairman. Sir, pakitanong po kay Secretary Abalos kasi yung 10 million, hindi basta-basta yon. Kasi you're putting the life of our pastor in a shoot to kill situation. Ay, kasi, okay, wait. Let me talk. Please. Sige. Diba? Sila po yung nagpalabas ng reward man yan o bounty. Anong motibo? Karapatan din namin sa Kingdom of Jesus Christ. So, sabi niya, protection. Wala yung 20 million. Ang amin, yung buhay ni Pastor. Kasi lahat magkaka-interest na. Hindi na namin alam, NPA ba, priso ba, yung ginagamit ng mga pulis na dinagamitan ng pulis lang. Kasi yun po ang lumalabas ng mga storya ng mga NPA, mga priso pinalabas, tapos dinagamitan ng pulis. Tapos, hindi na talaga namin alam kung sino pa yung nakapalibot sa amin. Meron na rin mga palipaliligid. Kasi nga, nag-announce na si Secretary ng DILG na merong reward kung sino makaturo o sino ang makapagbigay ng information kung saan si Pastor. So kaming lahat, ayos po sa amin, sir, malaman namin kung sino yung gustong tumulong. Kaya din kami on our part, sino yung gustong pumatay kay Pastor? Papakan namin ng 20 million. Pero ang tanong, kay DILG Abalos, kasi siya yung secretary ng DILG. Gaya lang. If Secretary Abalos cannot for the sake of transparency in open yes. hearing, opo. Executive session, sir, you want to tell me? Well, ganito lang yun, sir, with due respect, no? Una-una, hindi ako marunong pumatay. At walang hindi pumatay. Hindi ko yung ko na pumatay. Mr. Chair, kasi po, yun ang sinasabi, pinapapatay, hindi kami ganun tao. Okay? Just to put it on its proper perspective, klaro, kayo na rin nagsabi for any information, no? Hindi kami nagpapatong ng ulo ko, hindi po kami ganun. Ang simple lang, meron tayong warrant, gusto naming hanapin, any information at all that could help, tumutulong po ito. Pangalawa, tingnan nyo, 20 million to identify donors of Kibuloy. Yan po ang nakalagay. So yung mga tao, takot. I-identify natin ano naman nangyayari. No? So it makes a lot of difference. Kasi ito yung naman isa, it's just an information para lang mahuli at matapos na po ang aming obligasyon sa batas, no? Sana maunawaan po ito ni Executive Secretary. I'm sorry but I cannot divulge because of this, Mr. Chair. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Hindi niya ma-divulge, very clear, because takot siya na baka may mangyari kasi ang kasi ninyo nagpatong ng 28 million bounty. Kung wala yung argumento ni Secretary Abalos na takot siya na malaman ng taong bayan kung sino yung nagbigay dahil sa counter-offer nyo na 20 million, I can force him in a executive position. Kukunin ko talaga yung pangalan. Pero with that, I am also duty-bound to keep the identities of these people in confidence dahil nga may counter-offer tayo na 20. Entindihan ko.
Sana maintindihan natin. So, hindi nila i-divulge kung sino yung magka-interest na magbigay at magtulong kay pastor. Ganun lang kasimple. Yeah, you heard it from him. Ayaw niyang ma- Okay, so kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Yun naman pala. Maraming salamat po, Mr. Pad po, doon sa statement ni Ms. Cardona kanina na we do not know kung mga legit ba na mga pulis or mga men in uniform yung kasama doon sa June 10. Kasi marami po doon nakikita po namin walang mga name tag pagkatapos pinagkukuha yung mga badge dito. And ito pa, I am not saying na this is true or not true, but I think this is worth thinking of and this is worth investigating, Your Honor. Kasi narinig namin na hindi lahat doon ay mga men in uniform. May mga scalawags doon na nga police na they are not in service anymore, kinuha nila. Mayroon silang kasamang mga NPA. At ito pa ang malala. Meron silang mga kasamang mga preso. Ayaw ko saan kinuha, baka sa Dapicol. So, yung information na yan, talagang confirm ninyo yan? Na-confirm ninyo? May nagsabi sa akin. May nagsabi lang. May nagsabi sa akin na narinig niya mismo. But I cannot tell it also. No? Alam mo, kaya nakita ngayon, ma'am, na kapag ginawa ng pulisyan, ako mismo kalaban nila. Kalaban nila ako kag ginagawa nila yan. Kaya nga I am bringing up today para na malaman na ng lahat. Kasi okay, sige, tigyo. Oo. Colonel Barantan. Oh, nandito ka pala. Akala ko meron kang kwan. Mabul ka. Colonel Torre, General Torre muna. Are you referring to the raid, yung day of, as you said, day of infamy? Yes, sir. June 10. So wala si General Torre noon. Hindi pa siyang RD noon.